Hi, thank you for joining. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. And welcome to Good Radio. And I'm gonna discuss and share with you ang 10 signs kung pinaglalaroan ka lang ng isang lalaki. Number 7, nakikipag-flirt o landi sa iyo pero hindi ka naman niya ini-invite. Connected tong dalawang 'to. Maaring nakilala mo na siya sa isang lugar, sa workplace, sa church, sa gym, o kung saan man, okay? Napakaalembong ng taong ito. Nakakatuwang kausap, napaka-sweet, lahat na lang na nandun, ma-fall ka talaga sa lalaking ito. At happy siya na makita ka lagi. Pero hanggang dun lang ang pinapakita niya sa iyo. Okay? Tandaan, ang lalaking seryoso sa iyo ay sasabihin niya sa iyo na gusto ka niya at interesado sa sayo, yun, gusto ka niya mapakasawa, mga ganon. Yun talagang pinapakita niya, yung interest niya na walang halong biro. Tandaan, ang lalaking seryoso sa iyo ay sasabihin niya lahat para lang mapatunayan niya na totoo ang sinasabi niya. Okay? Ipapakilala ka niya sa magulang niya, sa mga kaibigan niya, at ipopost pa niya sa Facebook na talagang proud siya na may nakilala siyang kagaya mo. Okay? So, hindi ka niya tinatago. Ayun. Kapag di niya ito magawa, may nag-hold sa kanya. Ano kaya yon? Mag-isip ka na. Okay? Kaya mag-move on ka na kapag hindi niya ito magawa. Masaklap nito, baka ikaw pa bilang babae ang nagsiset ng date niyo. Kailan tayo lalabas? Kapag ganyan ang nangyayari sa inyo, bitawan mo na ang lalaki niyan kasi pinaglalaroan ka lang yan. April Fools. Okay, number 8. Laging may emergency. Kapag kasama mo siya, laging, uy, teka lang, nag-text si boss. O kaya, ay, may problema sa bahay. Sige, mauna na ako ha, kasi kita na lang tayo susunod ha. Mga ganong bagay, okay? Minsan sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng emergency, okay? Maaring totoo na may kailangan siyang gawin, nangyayari talaga yan. Pero hindi naman, mapapansin mo ba, common ba sa isang tao na lagi na lang may emergency sa buhay? Yung lagi-lagi na lang? Okay? Na para bang siyang laging on call na parang isang doktor na lagi na lang may namamatay na pasyente. Ay, iba na yan, day. Iba na yan, day. Okay? Kung ang lalaki ay sinasabi niya na mahal ka pero lagi naman siyang nawawala sa iyo, ang gawin mo diyan, ask him directly. Okay? Para ma-explain niya ang kakaibang behavior na ito. Kasi he's probably cheating on you. Kapag nahahalata mo at napapansin mo ang lalaki na ganyan ang ginagawa sa iyo, kausapin mo siya ng masinsinan. Ano ba talaga? Ano ba talaga to? Kasi sabihin mo sa kanya na ito ang nararamdaman mo kapag ginagawa niya ito. And most of the time, ang isang lalaki, umaamin naman talaga yan. Pero itong tatandaan nyo, ang number one rule ng mga lalaki manloloko ay huwag umamin. Okay? Pero sa iyong mga babae, trust your instinct. Yeah, meron kayong mga babae ng ganyan. Kayo lang ang meron yan. Kapag naramdaman nyo na there's something wrong, trust your heart. Okay, number 9, pagsisinungaling. Okay, ang pagsisinungaling ay hindi magandang sign na ito. Never. Lalo sa isang relasyon. Ayaw na ayaw ko yung sinungaling. Okay? Kapag lagi niya sinasabi na andito siya sa lugar na ito at nakikita mo siya doon, mas magandang tanungin mo siya doon kasi baka naman may hinahanda lang siya ng sweet surprises sa iyo. Pero kung lagi-lagi na lang nangyayari yon, at nagsisinungaling pa siya, sasabihin niya sa iyo, baka ibang tao yung nakita mo. Ibang klase yan. Maaring meron siyang ibang kinakasama kapag yan na lang ang lagi nakita mo at napapansin mo sa kanya. Number 10, masyadong sensitive. Masyadong sensitive siya sa kanyang cellphone. Yung tipong, nakita mo yung cellphone niya, nahawakan mo, tapos, uy, ba't pang hinahawakan yan? Hindi yan sa iyo. Privacy, privacy. Okay, wag ka naman ganyan. Oo, kailangan natin ng privacy. Pero kung ang isang tao ay totoo sa'yo, walang dapat siyang ikatakot na mabasa mo yung mga messages paminsan-minsan. Okay, di ba? Parang wala naman siyang tinatago. So, bakit siya mag-freak out? Yung tipong mahawakan mo lang ang phone niya ay nag-freak out na siya. Okay, yung parang nagpapakita na siya ng aggressive behavior sa'yo. Parang bigla siya nagagalit, parang ganon. Na huwag kang dapat humawak ng di sa'yo. Okay? Iba na po yan. It's a bad sign. Okay? Posibleng nag-cheat ang taong yan sa'yo. Okay? Cheat!
Nanuloko. O baka kung hindi man siya nag-cheat, sira ulo lang talaga yung lalaking yan. Kung ano man yun sa dalawa, well, iwanan mo na siya. Okay? I understand na, alam nyo ba, ang pag-walk away sa isang relasyon, lalo kung sa tingin mo ay nakita mo na ang gusto mong tao, ay mahirap. Okay? Some men seem to be cute, charming, good-looking, fun to be with. Pero, alam mo, you don't have to waste your time sa mga lalaking ganyan. Na yung lalaking, alam mo naman na niloloko ka, tapos pagtatsagaan mo pa, wag na. Okay? If you have suspicions, paniwalaan mo yan, okay? You have to move on kasi marami pang lalaki na mas magmamahal sa'yo. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. At isipin mo, ikaw yung babae. Precious ka. Kailangan kang ikaw yung pinupursue, okay? Inaalagaan. Hindi niloloko. Okay, you have to recognize the signs. Okay, you have to drop the player before he drops you. Kasi, ang sakit no na naunahan ka, na dinrap ka niya, tapos nahulog ka na. Parang, kaya dun na ano yung ulo ng mga babae na nagugulo. Dahil naunahan sila at na feeling nila na ibigay na ng lahat, which is true. Most of the time, ganun ang nangyayari. You have to stop wasting time dealing with that guy. Ang player kasi, ugali na yan. Ganyan na talaga yan. At isang bagay lang ang makakapagbago niyan. Kung makilala niya ang totoong nagbibigay ng love sa tao. Si God. Honestly, I have a confession to make. Nung bata-bata pa ako, when I was in 20s, hindi ito kasama sa hinihanda akong outline. Sa totoo, nung panahon, kasi sila na yung lumalapit. But before that happened, nung panahon na yon, I was so serious sa isang babae. And first love, first girlfriend. Pero nung dumating yung point na niloko ko, at gumawa siya ng something na hindi ko nagustuhan, naisip ko, aba? Parang, ikaw lang ba? Parang ganon. Which is mali, di ba? Pero ang ginawa ko doon ay naging ganito ako. Okay? Naging mapaglaro ako. Kasi parang gumawa ako ng way para lang maitaas ko ulit yung sarili ko na akala ko yun ang tama. Kaya sinishare ko ito sa inyong mga babae kasi ito talaga ang maginagawa ng mga lalaki na nangluloko sa babae. And ayokong ma-fall kayo sa ganyang hukay. Kasi kawawa naman, which is na-realize ko yun. Nung matagal na panahon yun eh, na-realize ko yun nung nagkaroon ako ng parang acceptance. Okay? I asked for forgiveness and yun tinalikuran ko yun. Matagal na actually and ngayon, I'm a new person. Okay? I'm a new person and I know that. Hindi ko pinagyayabang at hindi ako proud sa nangyari. Ayoko na nun. Okay? So, ito, ginagawa ko to para naman makapag-share ako sa inyo ng dapat nyong makita sa isang lalaking manuloko. Oh, yeah. Manuloko ko dati. Pagsabay-sabay yun ba naman? Pero nakakaawa kasi hindi nila alam na ganun sila. Na tatlo sila, na apat sila. Ganun. Wow. Sorry. Pero hindi na po ako ganyan. Matagal na panahon na ako nagbago. Okay? Nung kabataan ko, in the 20s, I'm in the 30s now. Okay? So, 30-something. Hulaan nyo na lang edad ko. Okay? Your favorite love music and talk. Serving the Filipinos around the globe. It's like food for your heart. I have a pain tonight. Love the mix. Yeah, yeah. Philippines first and only Who Goat music source. I have a pen. I have a pen tonight. Yeah. I have a... You are listening to Who Goat Radio.